Op. So napansin niyo umilaw no mga kaputingting. Magandang araw no mga kaputingting. Nandito naman ulit ako para mag-share naman ng isang video sa inyo no. So ang gagawin nating video ngayon, paano ba mag-set ng isang universal AC remote. So ito po 'yon. So paano ba natin i-set sa ating mga aircon to? So sa video na to no, ituturo ko sa inyo kung paano mag-set nito. Yan. So ito ay gamit ko na. Gusto ko lang i-share sa inyo kung paano mag-set nito. Pagka namili pala tayo nito no, mga kabutingting. So meron na tong mga code na nakasama. Pipiliin nyo lang dun yung mga code. Kunyari, yung aircon nyo ay Panasonic or LG, ano ba, Samsung. Ando na po yung code nun. So, no, wala na kasi akong code nito. So, kaya ituturo ko na lang sa inyo kung paano maghanap. Hanapin nyo. Dito, yung reverse remote na gagamitin natin, ang iseset natin ay 1000-in-1. Yan. So, yung model niya ay K1028E. Paano natin iseset to? So, ituturo ko sa inyo ngayon kung paano. So, saglit lang to. Saglit na saglit lang gagawin natin ito, mga kaputingting. Yan. So, syempre, ang unang-unang gagawin natin, ilagyan natin baterya. No? Saka, isa pa, no, mga kaputingting, sa likod nito, sa pinaka-cover ng baterya niya, ay nandyan na yung mga manual niyan kung paano ang gagawin ninyo. So ngayon, ituturo ko na sa inyo kung paano, no. So kaya ngayon, simulan na natin ng mga kabutingting. So ayan. So meron tayong aircon dito. Ayan. So may ginagawa akong aircon dito. Dito natin gagamitin to. Ang brand ng aircon nito ay Sharp, no. Hindi ko alam kung anong number ng Sharp dito sa remote na to. Kaya hahanapin natin, no. Isa-isay natin. Pipindot tayo ng 1,000. So kung di man lang 1,000, mga nasa kalahati lang, nasa mga 600, 500 ang code nito ng Sharp. So hanapin natin, no. Pakita ko sa inyo paano maghanap, no. So lagyan natin ng baterya to, no, mga kabutingting. Ayan. So mga kabutingting, so lagyan na natin ng baterya, no. So ang baterya nga pala nito ay AAA, yung mga maliliit lang. So lagyan ko muna ng baterya, no, mga kabutingting. Pagka nilagyan natin ng baterya, no, mga kabutingting, pagka bagong remote ninyo, makikita nyo dyan 00. Ayan. Makikita nyo dyan 00, ha. So paano natin i-set to? So dito sa remote, no, may makikita tayong set. Ayan. So nababasa nyo yan, set, saka okay. So ang unang gagawin natin dyan, no, mga kabutingting, i-long press lang natin tong ating set. Ayan. I-long press natin. Ayan. So hanggat nakita nyo na nag-blink na yan. Yan. So, nag-blink na siya yan. Pagka nag-blink na yung ating code number, yan. So, pwede natin siyang hanapin. So, paano natin siyang hanapin? So, ang gagamitin lang natin dyan sa paghahanap ay yung up, ay yung temperature. Yan. So, up, down lang tayo dyan. So, kung hahanap tayo, 00, nagsisimula tayo sa 00. So, mag-a-up tayo. So, bago natin gawin yan, no, mga kabutingting, susupplyan ko muna itong ating aircon. So, lalagyan ko muna sa wire, i-direct ako muna siya, no? Diyan, no, mga kabutingting, sinupplyan ko na yung ating aircon, no, mga kabutingting. So, tandaan nyo, no, mga kabutingting, tuwing magseset tayo ng ating universal na remote sa ating aircon, so, wag na wag yung i-on yung ating aircon sa manual switch niya. Yan. So, wag na wag niyong i-on sa manual switch niya. Sa lahat ng ating aircon, no, mga kabutingting, meron tayong tinatawag na manual switch, no. Sa lahat ng split type aircon, makikita tayong ganyan. Dito, kung wala dito, sa unahan, so, makikita natin dito yung sa gilid. Sa mga gilid. Yan. So, ang gagawin lang natin, no, mga kabutingting, plug in lang natin or i-on lang natin sa safety breaker yung ating aircon.
So bago tayo mag-set dito. Yan, so kailangan hindi naka-on o hindi nyo i-on dito sa manual switch niya. So ang gagawin ko ngayon, i-on ko na doon sa saksakan ng mga kabuting-ting. So yun, so na-on ko na yung aircon natin. Kung napapansin nyo, umilaw yung pinaka LED na ilaw niya. So pansin nyo, nagbigla siya. So ibig sabihin yun, meron na tayong power dito. So pakita ko sa inyo na meron ng supply yung ating aircon. So lagay na ating tester, lagay ko dito sa ating 220 AC 250 AC. So lagay ko dito sa ating supply ng aircon. So yan, so may makita nyo, meron na. Nilagay ko ulit. Yan. So may supply na yung ating aircon. So wag tandaan nyo talaga, no, mga kabuting-ting, wag na wag nyong i-on dito sa ating manual. Kasi nga hindi natin may set to. Yan. So pag ganyan, mga kabuting-ting, pwede na natin siyang i-set, no? Pwede natin siyang hanapin ng code. Ang gagawin natin, i-long press natin yung set. Yan. Na hanggat mag-blink yung mode, number mode. Kung napapansin, nag-blink. Yan. Ngayon, pag nag-blink na yan, pwede na natin hanapin yan. So, press up lang natin tong ating temperature. Diyan lang tayo hanap. Diyan lang tayo mag-add o magma-minus ng number. Yan. So, dapat sa pag naghahanap na tayo ng code, yung ating remote na universal ay nakatapat dito sa ating aircon, sa pinaka-sensor. So, hindi naman tapat na ganyan kahit na malayo kayo, okay lang. Kahit na 3 meters ang layo nyo, okay lang. Hindi tapat na ganyan, no, mga kabuting-ting. Kahit na malayo kayo, basta nakatapat sa ating indoor. Yan. So, yan. Wala naman ulit. So, i-long press blink natin to. Yan. Yan, so nagbi-blink na ulit. So tandaan niyo, mga kabuting-ting, 1000 in 1 yung ating hahanapin, yung ating remote na gagamitin. So masyadong marami to. Meron pa nga 4000 in 1. Maraming klase, may 4000 in 1, 5000 in 1. Yan. Ito 1000 in 1. Yan. So kaya ngayon hanapin na natin, no, press ko ulit kasi nawala naman yung pinaka-blink niya. Yan, press ko to. Tingnan nyo, nag-blink yan. Yan. So, pagka nag-blink na yan, pwede natin siyang mag-adjust, no? So, napapansin nyo, yan, 20. Yan. So, hahanapin ko na. Nag-iiba na yung ating number. So, napapansin nyo, nag-iiba o namamatay yung ating display. So, hanap lang tayong hanap. Pindot lang tayong pindot hanggat may marinig tayo na tutulog na yung ating aircon. So tutulog na yan. So press lang tayo ng press hanggat mahanap natin. Yan, so medyo matagal to. So, pero tiyaga lang talaga pagka nagsesetting tayo ng ganito. So yung brand ng ating aircon, mga kabuting-ting, ay Sharp, no? Yan. Sa universal remote, no, mga kabuting-ting, may mga aircon na hindi pwede talaga. Hindi lahat ng aircon ay kaya ng ating universal na remote. Yan. So, nasa na tayo? Nasa 100 o 100 plus na tayo, no, mga kabuting-ting. Yan. So, press lang tayo ng press ulit hanggat may marinig tayong tumunog, no, mga kabuting-ting. So, medyo matagal to, ha. Yan. Press lang tayo ng press. Hanap ng hanap. So, sa paghahanap, tiyagaan lang talaga kasi medyo matagal to. 1,000 kasi. So, medyo malabo na itong ating remote. So, tatanggalin ko muna yung plastic para makita nyo mabuti. Yun. So, yan. So, tuloy natin. Kung napapansin, ayan. Yun. So, nasa 200 na tayo, no? 200. Yan, 200 na. Yan, so sige lang, alat lang tayo, no? Talagang nasa 230 na tayo. Nasa 430 na tayo. Yan. Nasa 450 na tayo.
Nasa 650 tayo. Yan. So, press lang tayo ng press hanggat may marinig tayong tumunog sa ating aircon. Yan. Nasa 670 na tayo. Yan. Tsagaan lang na mga kaputingting pagka gagamit tayo ng universal remote. Yeah, so papasok na tayo ng 700. So medyo mataas na tayo. Parang wala yata ah. Oop. So napansin nyo umilaw no mga kaputingting. Balik tayo. Sa 7. Sa 726. So tumunog yung ating control 726. So angat pa ulit natin, tingnan natin kung mayroon pang number na tutunog. Sa 727 hindi tumunog. Ah, yun. So 728 tumunog ulit. 729 hindi na. 730 hindi na. 731 hindi na. 733 hindi na. 734 hindi na rin. So, ibig sabihin yan, wala na sa taas yan. So, baba ulit tayo. Balikan natin yung number kanina na 1728 at 726. Yan. 726 at 728. Yun. So, nakita nyo na napansin nyo na umilaw na to. Diba, mga kaputingting? 726. Bumalik ko. Up ko. 728 tumunog. So okay 'yon. So pwede naman siya ng 726 at ng 728. So kahit rin diyan pwede natin gamitin, no. Pwede natin gamitin yung 726. Pwede natin gamitin yung 728 na 'yan. So pagka okay na tayo sa 726. So, i-press lang natin yung okay. Yun. So, nawala na yung pinaka-blink. Nawala na yung pagka-blink niya. Sana nakikita nyo ng mga kabuting-ting. Pasensya na, no? Sana nakikita nyo. 728 na. 726. Yan. So, ibig sabihin yan, okay na yung ating reverse remote. So, ang gagawin ko ngayon ng mga kabuting-ting. So, i-off ko. So, ito yung off niya. So yun, so nag-off siya. Diba? Ikakabit ko muna yung air swing niya, no, para makita nyo. Yan, nakabit na natin yung air swing, no, mga kabuting-ting. So testingin na ulit natin yung ating remote. So nasa, yung code natin ay 726. Sana makita nyo, no, mga kabuting-ting, 726 yung ating code. So ang gagawin ko, on na natin, no. Yun. So napansin nyo, okay na yung ating remote. So ganun lang pagsasetting ng mga kabuting-ting. Yan. So ngayon naka-auto tayo ngayon. Ibayin natin yung ating pan. Yun. So high pan. Narinig nyo. Medium, low, at yung auto. Yan. So pagandahin naman natin yung swing. Yun. So gumana naman yung swing niya, no. Yan. Nakita nyo gumagana yung swing. Stop natin. Yan, swing, pag-anayin lang ating swing. So, nakokontrol yung swing. Ano pa bang nakokontrol dito? Sa timer, okay yan. Temperature, 24. So, 25 up, okay siya. 33. So, narinig nyo naman, nakokontrol natin. Yan, sa mood, cool, dry, fan. Lights. Yan. So na-control natin yung mood. Yung mood niya no, na-control natin. So ano po ba? Time on, time off, preheat, wala to preheat, no. So sa clock, diyan na yan, meron na sa no. Ayun. Yun, so narinig niyo no, mga kabuting-ting. So lumagitik yung ating relay.
So ibig sabihin yon, nag ano na yung ating compressor. So testingin natin yung dalawang connection dito para sa compressor kung meron siyang power. Yan. So ito yung sa compressor, no. Kung narinig niyo kanina, tumunog na yung relay. Tingnan natin kung may power yung ating compressor. So makita niyo tester. So yun, okay na. So meron naman. So ibig sabihin okay yung remote natin, no. Yung universal na remote na gamit natin. Yeah, so pakita ko ulit sa inyo, yung off ko ulit na makabuting-ting. Ayan. So nasara yung swing. Okay naman siya. So ang gagawin ko, iipit ko yung tester ko dito para makita natin kung gagana. So dyan, no, mga kabuting-ting, napapansin nyo yung strap ng ating tester ay kinabit ko dito sa compressor. Ayan. At ito yung supply niya. Ayan. At ito yung compressor niya. So kaya ginawa ko to para malaman natin, so para malaman nyo rin na gumagana yung ating remote, no, napapandaran niya yung ating compressor. Yan. So ang gagawin ko na ngayon, naka-off yung ating remote, so i-on ko na. Yun. So makita niyo yung airswing diyan na nagbubukas, no. So naka-high pan tayo ngayon. Yan, kung naririnig niyo si controlin natin yung pan. Medium. Low. So may na siya. Tapos yung ating auto. So okay naman, no, nakokontrol natin. So high na ulit. So napapansin nyo, muugong. So hintayin na lang natin na mag-ignite yung ating relay para mapandar yung compressor. So yun, so mga kabuting-ting, so nakita nyo dyan, so kung napansin nyo o narinig nyo yung lumagitik, so yung ating, yun yung relay ng ating compressor. So napansin nyo rin yung ating tester, so pumalo siya, so ibig sabihin nagbigay na siya ng power sa ating compressor. So okay na yung ating remote, no. So ganun yung ating mga split type unit, no, mga kabuting-ting. So minsan sa pag-on natin ng ating aircon, so maghihintay pa tayo ng 5 minutes o 3 minutes, yan, or 2 minutes, ganyan. Wala, hindi lalampas ng 5 minutes bago mag-start yung ating compressor. So ganyan yun, so meron silang delay time na mag-start yung compressor. So kailangan umandar muna yung ating outdoor at bago umandar yung ating compressor. Yan. So ganoon lang yun, no, mabuting-ting. So okay na to, okay yung ating remote, no. So yun, mabuting-ting, so ganoon lang mag-set ng universal AC remote, no. Yan, ganoon lang. So ganoon lang maghanap, talagang pagkalalo-lalo na pag 4,000 in 1 yung nakuha nating remote, so talagang magtsatsaga tayo, magpupindot, hanapin talaga yung code na para dun sa aircon natin. So, ganun ang ginawa ko dito. Ito, 1,000 lang to, kaya medyo napadali tayo sa paghahanap. So, ang number nito ngayon ay 726 or 728. So, pinakita ko naman sa inyo kanina na tumulog siya sa, nag-start siya ng 726. So, pinindot ko hanggang 727, ayaw. 728. Pwede siya. So 729 ayaw na hanggang pataas. So doon na lang tayo mamimili sa dalawang number na 'yon, sa dalawang code na tumutunog. Yung 726 o kaya man yung 728. Yeah, so mga buting-ting, sana sa simpleng video na 'to may naitulong ako sa inyo sa pagseset ng isang universal AC remote. So kung gaano kadali lang. So ganoon lang. No, so tandaan nyo, no, mga kabuting-ting, kung magseset tayo ng universal AC control, kailangan hindi natin i-on yung ating indoor o yung ating aircon sa pinaka manual switch niya. So ang gagawin nyo lang, i-on nyo lang siya sa pinaka main switch niya at wag nyo siyang i-on sa manual switch niya. Pag in-on nyo yung manual switch niya, hindi nyo siya mako-control o hindi nyo siya magagamit. So hindi nyo mahanap yung
code niya. So kahit na makapunta tayo ng 726 o kaya man 728, hindi natin makokontrol. So tandaan nyo, huwag nyong i-on yung inyong unit. So i-on nyo lang po sa pinaka main breaker o sa safety breaker. Huwag na huwag po ninyong i-on sa main sa manual switch niya. So yun, so hanggang dito na lang no, mga kabuting-ting yung video ko. So sana at meron po ako na itulong sa inyo kung paano mag-set nito. So hanggang dito na lang po, mga kabuting-ting. Kung sino pa po ang hindi mga na-subscribe sa inyo, so please po subscribe na po kayo sa akin YouTube channel. So huwag niyo na po kalimutang mag-like. Siyempre, i-click niyo na rin po yung notification bell diyan no, para updated po kayo sa ating mga sa aking mga video na i-upload. So hanggang dito na lang po at maraming salamat mga kabuting-ting.